Good morning mga ka-viewers. First time ko mag-vlog at nandito tayo ngayon sa Roas Boulevard at kukuha tayo ng update dito sa kalagayan na Manila Bay. At nagpapasalamat po tayo at nakarating tayo dito ng mas maaga at nagpapasalamat tayo sa pamahalaan ng Manila at naging maayos po sa situation dyan sa Divisoria. So, samahan niyo ako at silipin natin talaga ng Manila Bay. Ayan mga ka-viewers, nandito na tayo sa footbridge at matatanaw na po natin ang Manila Bay at tingnan po natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa Roas Boulevard at ayan, makikita natin na yung mga sasakyan na patungong south at maluwag pa po ang sitwasyon ng Roas Boulevard sa ngayon. So, ayan, sisilipin na natin ang portion ng Dolomite Sand dito sa tabi ng US Embassy. So, ayan guys, makikita na natin. Ayan. Ayan ang sitwasyon ng Dolomite at lapitan pa natin ng konti at para ma-videohan natin ang maayos. So ayan guys, sa mga kababayan natin, mga kasama natin, mga vloggers na nandito din sa ngayon. So hindi lang tayo makadikit dito sa kanto ng footbridge na ito ay dahil mayroong harang. So ayan guys, ang nakikita niyo parang tulay na ginagawa ng kinaukulan po natin dito. Iyon natin kung para saan po ayan. Pero nakikita natin na mayroon na po mga dumating na mga dolomite sand na ilalatag po sa area na ito. So antabayan na natin kung ano para at para saan po yung tulay na yan. So bababa po tayo dito at makikita mo yung mga kababayan natin na nandito rin na makakumukuha ng picture at saka nagbibideo na rin po sila. Ayan po yung barko na yan ay lamang ano, dolomite sand na siguro ay sa mga araw na ito ay ibababa na rin po nila at dinagdag po dyan sa porsa na yan. So ayan, ang update ng ano natin ng dolomite sand po dito sa Roas Boulevard. So ayan guys, makikita po natin na patuloy po nilang isinasaayos po yung kalagayan ng dolomite sand po dito sa area na ito. So sa ngayon ay makikita natin na hindi pa rin naman po nawawala yung dolomite sand na sinasabi po nila. So sa ngayon ayan, nakikita naman po natin na talagang nandyan pa rin po. So sa mga nagtatanong at gusto mong makita yung sitwasyon ng dolomite sand dito sa Manila Bay, ayan po, nabibideohan na po natin at nakikita po natin na ganyan na po ang kalagayan sa ngayon. So pupunta po tayo dito sa kabilang side at yan, may nakikita po tayo mga nagbibisikleta dito na mangilan-ilan na lang. Ayan sila guys sa papuntang Pedro Hill area. So mangilan-gilan na lang sila dahil video may katanghalian na po. So pupunta tayo sa kabila at makakuha tayo ng mga videos at update po doon sa birds na may kasalukuyang ginagawa po. So ayan, maglalakad po tayo. So ayan, maglilang-lilang pa rin pong nagja-jogging sa mga oras na ito. So, lakad pa tayo. So, yung portion na to na may bakod ay hindi pa tapos. At kasalukuyang pong may ginagawa po sa area na ito. So, lakad lang tayo.
hanggang sa kabilang side at para makakuha tayo ng mga video at para may pakita po natin sa inyo. Yan mga kababayan natin guys na nandito pa sa ngayon at nakakasalubong po natin at dito sa area na to ay makikita natin ng mga DPS at mga MMDA natin na nandito po at kasalukuyang pong naglilinis sa area na ito. So nandito tayo ngayon, papasok po tayo dito sa gilid at sisilipin naman po natin yung view ng Manila Bay dito sa area na ito. So may mga kababayan po tayo na nandito sa ngayon at mangilan-ilan na lang. Ayan guys, akyat tayo dito at silipin po natin. Ayan ang view ng Manila Bay at akyat po tayo dito para makita natin na mas maayos. Ayan guys, makikita natin na talagang malinis na po yung tubig dito sa area na to. At may makikita po tayong maliliit na plastic lamang na lumilitaw dito. Pero makikita na talagang malinis na po yung tubig. So ang area na yon, doon tayo galing kanina. So kitang kita na yung barko at saka yung mga buhangin na nilatag po nila para dito sa pangalawang phase na gagawin. So ayan guys, ayan makikita po natin yung view na yan at yung mga kababayan po natin na nag-relax po dito sa tapat ng Manila Bay dito sa Ruas Boulevard. So ayan, videohan natin. Ayan, kitang kita naman talagang malinis na. Yan guys, sa mga viewers natin, ganito na po ang kalagayan ng Manila Bay. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo na birds po na kasalukuyang may ginagawa po dyan at hindi natin alam at hindi ko rin alam kung para saan po yan. Kasi nakikita naman po natin na talagang may hinuhukay or may something na binababa na buhangin dyan sa area na yan. So mamaya, lapitan pa natin ng konti daan dito sa kabila para at least makita po natin yung magandang angulo ng birds na po na nakita natin. So ayan guys, dito naman tayo sa kabila. Lalakad tayo dun sa bandang area sa unahan at para makapagsilip tayo ng maayos ay makakuha tayo ng video dun sa kabila. So nandito na tayo. Ayan, nakikita natin ang sitwasyon dito sa area na to at ganun pa rin, nakikita natin na malinis na yung tubig pero may mangilang-ilang plastic pa rin na lumulutang pero maliliit na lamang. So doon tayo galing kanina sa kabila, yung area na yun, palayo tayo ng palayo. Pero nakikita natin yung mga boom na yan na nakalatag dyan sa gitna. So yan guys, yan ang Manila Bay sa oras na ito. At ayan, ayan na guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na lapitan natin yung birds na yan at para makita natin kung ano yung ginagawa. So ayan, silipin natin ulit. Ayan, makikita nyo guys na may kalinisan na rin yung tubig dito sa Manila Bay. So, ayun. Maglakad pa tayo sa unahan. At ayan, mga kababayan natin dito sa area na to ay medyo marami-rami. So, ayan guys. Tutok natin ulit doon sa birds.
yung video natin. Ayan, at sa namaya na konti, ilalapit pa tayo dun ulit para maganda pa yung kuha natin. Ayan guys, nandito na tayo sa may kalapitan po sa birds na ito at nakikita na natin yung tunay na ginagawa po nila. Ayan, nakikita natin na nagbababa ng buhangin. Ayan. Ayan guys. So, kitang-kita natin na may binababa silang buhangin dyan sa area na yan. Ayan. So, kanina hindi natin gaano maninag dahil malayo po tayo. So, sa ngayon, malapit na tayo. Ayan. Ayan. Parang nakikita natin na ayun. Ayan, silipin na natin dito sa bandang kanan. At saka ayan. Guys, napakaganda po dito at saka napakaaliwalas ng panahon sa mga oras na ito. So ayan, dun po tayo galing kanina at sa medyo malayo na po tayo at saka ayan guys, ayan, may mga kababayan pa rin tayo nandito sa ngayon na nagre-relax po dito. So ayan, mas malinis po yung tubig dito sa area na to. Kagaya na sinabi ko kanina, yung mga maliliit na plastic na lang po yung nakikita natin dito na palutang-lutang. Ayan. So kahit na sabihin natin na may gumagawa dyan sa una ng konti, pero yung tubig ay makikita natin na napakalinis. Panoorin na natin yung ginagawa nila. Pero dito sa area na to guys, hindi ko ganong nalapitan kasi dito yung ibang mga vloggers kasi nakikita na talagang maraming isda dito sa Manila Bay na to. So siguro kung talagang lapitan natin at makikita natin na talagang meron. So ayan guys, yung birds na to nakikita pa rin natin na talagang nagbababa ng buhangin dyan sa area na yan. So dito tayo sa kaliwa. Ayan guys, so lakad-lakad pa tayo sa bandang unahan para makita natin ang portion ito. Ayan, so nandito na tayo sa bandang kaliwang area at ayan, makikita natin na talagang malinis na po at nakikita po natin yung mga taga MMDA at saka mga taga DPS natin na kasalukuyang naglilinis. So ayan, lapitan po natin na konti mga guys. Medyo mainit na rin yung panahon dito ngayon at siguro ay
medyo pupunta tayo doon sa unahan na merong silong. Guys, so ayan, baliwalas pa rin yung panahon dito, hindi kagaya kanina nang dumating tayo dito ay medyo umaambon-ambon at sa ngayon ay wala na po. Ayan guys, balik tayo dito sa bandang kanan. Ayan, patuloy pa rin na may gumagawa. At maya-maya konti ay uuwi na tayo para so ayan guys, balikan natin yung tubig dito at nakikita natin na talagang malinis talaga. So ayan, close up natin ng konti. So kitang kita naman na talagang may pagbabago na dito sa Manila Bay. So ayan, ayan guys, magandang ano, nakitang kita yung nasa ilalim. So nandun pa rin yung mga taga MMPE at saka yung mga taga DPS at kasalukuyang pong naglilinis. So ayan, may mga kaibigan tayong mga vloggers din na nandito sa ngayon. Yan, tanaw natin yung mga barko no, sa gitna. At kitang-kita naman na talagang maganda yung panahon sa mga oras na ito. Yung portion na yan, ayan po yung PICC. Ayan, yan guys, yung natatanaw natin sa bandang unahan. So, subukan natin maglakad-lakad pa doon sa unahan. So, ayan. Lapit po tayo din sa mga naglilinis. Ayan, may mga ilan-ilan pa rin na nagbibisikleta po rito. At yan guys, lalapit po tayo din sa mga naglilinis na yan. Silipin natin kung ano yung mga ginagawa nila. So, ayan sila guys. Yun. Yun. Mga taga MMDA na namumulat ng plastic at saka mga taga DPS po guys. Ayan, patuloy pong naglilinis dito sa area na to. Ayan, kikita natin na mayroon pa doon sa unahan at marami po talaga sila. At pinupulot nila yung mga plastic na mga nakasiksik dito sa mga kabatuhan. So ayan, close up natin guys yung mga ibon na yan. Yan, ibon yan, mga nakapatong doon sa boom na nakalatag dyan sa gitna. So yan, napakadami nila guys na nakapatong dyan. So dito ulit tayo. Yan, kita natin na talagang kinukuha nila yung mga plastic na nakasiksik dyan sa mga bato. So dito ulit tayo sa pinanggalingan natin kanina. Ayan, napakalayo na natin at kitang kita naman
na talagang maaliwalas ang panahon at nakikita natin yung mga barko doon sa bandang kanan. So, ang area ng US Embassy, ayan, nakikita natin. So, napakaganda ng panahon dito ngayon. Doon guys, ayan, patuloy lang tayo. Ayan. Itong, dito naman tayo sa kaliwa. Ayan. So, ayan, mukhang tapos na sila sa area na to sa paglilinis. At kita naman na talagang yung dinaanan nila ay walang natirang mga plastic o kahit anumang basura na dito sa area na to. So ayan, ganun pa rin ang sitwasyon ng tubig natin dito. Kita naman natin na talagang wala ng basura at saka malinis na. So mga ka-viewers, antabayanan niyo po yung live ko ulit dito sa Manila Bay next week para ipakita ko naman sa inyo yung tunay na sitwasyon dito at siguro mas aga-agahan natin at para makakita tayo ng mas maraming kababayan natin na nandito po sa lugar na to.